Paano iluto ang pansit habhab ng Quezon? Manood lang po! So narito po ang mga ginamit kong sangkap. 400 grams po ng pork belly, 400 grams ng shrimps, 1 tablespoon of minced garlic, isang sibuyas, isang carrots, siling pula, pero optional lang po yung sili. Isang sayote at pechay. So hiwain lang po natin yung mga gulay natin ng pahaba. At syempre, hindi mawawala ang ating pansit lukban niki. So lagyan po muna natin ang asin ng ating pork. 1 teaspoon at tapos haluin po natin mabuti. So, ang una natin gagawin ay i-fry natin yung ating pork hanggang sa maging golden brown siya using olive oil. So, hintayin po natin hanggang sa mainit na siya, then ilagay na po natin yung ating pork. Ikalat lang po natin para pantay-pantay yung kanyang pagkaluto. And then siguraduhin po natin na brown na po lahat yung ating pork. Nagluto na siya. Yan, para po sa akin medyo okay na siya. Pwede na natin siyang i-set aside. Susunod naman po natin yung ating hipo na ang ating sugpo. I-fry lang po natin siya hanggang sa maging golden brown. At importante din po na hindi natin siya i-overcook kasi mahirap na po kapag na-overcook yan. Hindi na siya masarap, na parang chewy na rin siya. Ayan, iset aside din po natin ito para sa toppings natin. Ngayon po, igigisa naman natin yung gulay. So, start tayo sa bawang. And then yung sibuyas, carrots, sayote, at yung the rest ng gulay natin, mapwera lang po yung green ng pechay. Then, i-cover po natin siya sandali ng half minute. So, ngayon, pwede na natin idagdag yung green ng pechay natin. Lagyan na natin siya ng toyo. Kalahati ng nor cubes.
At syempre yung ating paminta. Then, i-set aside na rin po natin siya. Mapapansin niyo po, hindi ko kinukuha yung sabaw, kaya medyo inaangat ko yung pan para hindi po sumama yung sabaw niya, kasi kailangan ko po yung lasa niya sa ating Mickey. So ngayon, nilagyan na po natin yung 1 litrong tubig sa ating kawabe. Then, i-cover po natin siya hanggang sa kumulo. So, natikman natin kung tama na yung alat niya. Napansin ko, kulang pa siya, kaya dagdagan pa natin ng 1 teaspoon na toyo. At ng paminta. Tikman po natin ulit. Ayan, medyo okay na po ito. Hindi po natin kailangan masyadong alatan kasi medyo maalat po kasi yung Mickey na to. Yung Mickey hab-hab. Kaya dapat po huwag masyadong maalat. Isama na natin lahat. Alam niyo, paboritong paborito ng mga anak ko to. Kasi nung nagbakasyon kami sa Pinas, namasyal kami sa Lukban. Kumain kami dun sa kamay ni Jesus. Tandaan, alam niyo ba yon? Dun sa Quezon. Namasyal kami dun. Tapos, nahantikman nila yung hab-hab. At yun sabi nila, mama, gusto namin to, magdala tayo sa Belgium. Kaya yon, simula lang kapag umuwi kami ng Pinas, nagdadala kami ng maraming packs ng noodles talaga galing doon. Pumibili kami. Tapos pag may umuwi sa Pinas, nagpapabili na rin kami. Kasi talagang hindi nila malimutan talaga yung lasa ng pansit hab-hab. Tapos every time na iluluto ko siya dito, sabihin ko sa kanila pag weekend, mama, anong lulutuin na? Anong kakainin natin? Sabihin ko, pansit hab-hab, yay! Tuwan-tuwa sila talaga.
naging ano ko na, niluluto ko siya paminsan-minsan lang, hindi naman every ano, kasi mahirap din naman na magsawa na sila sa lasa, diba? Mas maganda yung talagang ano, hahanap-hanapin muna nila, tapos masusurprise na lang sila, iluluto ko na ulit. Kaya happy sila kapag nagluluto ko nito. Ayan, okay na po yan, mga sisi, mga guys. After nito, ilalagay na lang natin yung gulay at saka yung pork, saka yung shrimps natin na toppings. Ayan, luto na po siya. Diba madali lang? Igisa mo lang yung ano, gulay, tapos yan. Pero kailangan iprito mo muna ng apart yung ano, yung pork at saka yung hipon o yung sugpo. Para yung lasa ng baboy at saka ng lasa ng sugpo o hipon, makukuha na rin ng gulay at saka ng noodles. Yan po ang parang secret niya. So, ayan guys, ilagay na natin yung gulay. Diba? Tingin pa lang, nakakatakam na. Ayan, half lang po yung ihahalo natin sa noodles natin ngayon. Para ma-mix siya sa loob. Ayan, mix na lang po natin siya. Ayan na guys, okay na ang ating pansit hanghab. So last yung ating mga toppings na natira, yung kalahati ng gulay at saka yung pork, ipang ibabaw lang po natin para medyo mukhang masarap sa tingin pa lang, di ba? Yan yung ating hipon sa ibabaw din. Alam nyo guys, ako lang ang kumakain ng hipon dito. Ayaw nila. Kaya solong-solo ko lang yung hipon na yun. Ang sarap paman din niya. Hindi sila nakain ng seafood tong aking family. Okay lang na ilahok ko siya pero hindi nila yan kukuhanin. So eto na po ang ating pansit habhab. Kain na po tayo. Thank you for watching!